Payo ng Commission on Higher Education sa mga papasok sa kolehiyo, ikonsidera sa pagpili ng kurso ang trabahong posible makuha pagka-graduate. Marami po kasi sa mga Pilipinong unemployed, hindi po makahanap ng trabaho dahil sa tindi ng kompetisyon at limitadong oportunidad. Balita natin ni Deo Bugawisan. Sa huling tala ng Department of Labor and Employment o DOLE, halos 3 milyong Pilipino pa rin ang tambay at walang mahanap na trabaho. At ang malaking bulto nito mula sa sektor ng kabataan. Isa sa itinuturong dahilan ng DOLE ang tinatawag na job mismatch. Yung mga skills na pinoproduce ng ating mga education and training institutions do not match the requirements of the industry. We are a labor surplus nation. There are a lot of workers competing for a particular job. Pangarap ng maraming estudyante ang makapagtrabaho sa industriyang kanilang pinag-aralan. Pero dahil sa tindi ng kompetisyon at limitadong oportunidad, napipilitan ng ilan na tanggapin ang trabaho malayo sa kanilang pangarap. Ang nagiging option niyan ngayon is to grab the first opportunity that you are able to get employment with an income. Ang punot dulo raw ng problema, nagsisiksika ng mga estudyante sa iilang kurso lang sa kolehiyo. Pagka-graduate ba ng mga estudyante ito, makakakuha ba sila ng trabaho agad-agad or trabahong yung ayon sa kanilang natapos o competencies? Tuloy, nag-uumapaw mga manggagawa sa iilang profesyon. Habang may mga trabaho namang halos mamalimos na ng mga profesyonal. Bilang sagot sa problema, itinigil ng Commission on Higher Education o CHED noong 2010 ang pagbibigay ng karagdagang lisensya sa mga paaralang gustong magbukas sa mga kursong may sobra-sobra ng supply ng graduate. Hindi naman natin pinagbabawalan ng mga estudyante na kumuha ng kursong yan. Kaya lang, ang mga paaralan na wala pang ganyang kurso, hindi na nila pwedeng ibuksan pa yan. Paalala ng CHED sa mga papasok sa kolehiyo, isipin din ang trabahong makukuha bago pumili ng kurso. Mas maganda maging practical natin ang mga estudyante. Tingnan nila kung ano yung makakabuti sa kanilang pamilya at sa ating bansa. Kabilang ang HRIM sa mga industriyang nakapagbibigay pa ng trabaho at mangangailangan pa ng dagdag pwersa sa susunod na 10 taon. Bukod dyan, may mga industriya rin magbubukas ng trabaho sa susunod na 2 dekada. Pero si Arlo Mendoza, pursigidong tapusin ang kursong malikhaing pagsulat. Bagamat wala ang kanyang kurso sa listahan ng mga industriyang maraming naghihintay na trabaho. Kapag sinunod daw kasi ang ibinubulong ng puso, naniniwal si Arlo na susunod ang tagumpay. Yung pagsulat naman, hindi lang naman yung isang activity or isa yung paninindigan. Pag ginawa mo yun, pag nagsulat ka na, dapat sabihin mo sa sarili mo na hindi ako titigil. Sa huli, mahalagang tanungin daw ang sarili sa pagpili ng anumang kurso kung mag-aaral ba para makapagtrabaho o para linangin ang pagkatao. You wait both together. Yung iyong personal na interes na makakatulong sa iyong paglaki, pag iyong pag-unlad bilang isang tao at yung pag-unlad din at yung interes ng bansa na iyong kinabibilangan. Deo Bugawisan, GMA News.